then they're gonna have a comfortable time dito sa first half natin. So we are gonna see a million gaming dito sa ating GR side, BL side, para sa SPK. Let's see what different takes may kita natin dito. Very aggressive peek galing kay Sir, scoping in sa SD already. Mukhang a million, they're already going for the throat dito pa lang sa round number one. Yeah, tuloy nila ang ginawa nilang pressure sa kalaban nila. Siguro, they want to capitalize on their win at gusto nila going make their opponents just a little bit nervous, no? And ang kita natin dito, Zerk nga ang may hawak dito ng sniper. Nakapwesto siya dito sa A-site, sa taas ng A-site. Very standard naman. Aware naman siya na may posibilidad na pumunta sila dito sa short at pero mukhang mali ang kanyang basa kasi makita natin dito ang mga miyembro ng Sibakero Esports nagpupuesto na para dito sa A-split. Yeah. Kaya ba i-hold neto ni Zerk? That's the big question. Utility, tinapon, binabinil nito si Zerk. Kahit isa ang kanyang hanapin. It's going to be huge for the team. Ermac gets the kill sa sniper. Finally finding the opening. At yan na, papasok na sila dito sa A-site. Kailangan nila muna umakyat dito. Yaba there. Nice shot galing kay Yaba. With the AK-47, nakuha dito si Linkel, but the plant is underway para dito sa side ng SBK. So 40 seconds on the clock para makaretake dito si Yaba at si Irene. And they are both taking exit at the same time. Pero kaya pa nila makakuha ng headshot? Uy, si Ishida, kitang-kita through the fence. And here comes the peak galing kay Z. Bryan. And ayan na nga, SPK getting the first round on the board, and this is a well-needed round para sa kanila dito. However, I really don't like yung ginawa dito ng Amelion of just giving CA for free para sa side ng SPK, kasi yung isa sa mga pinaka-importanting spot sa pagkuha ng A site. If you get CA, you can just rain down nades kung sino man yan na andito sa top A. Totoo pa. At saka parang medyo kulang nga ang depensa ng ginagawa nila dito. Masyadong mag-isa lang kasi itong si Zerk dito sa A long side. Oo, usually diyan talaga papuesto ang sniper, pero yung basa na ginawa ng si Bakero Esports diyan, they read it correctly na mag-isa lang nga siya at yung tamang utility na ginamit sa kalaban nila was just able to neutralize Zerk from ever trying to use his sniper at all. Pero this time around, tingnan mo ba naman ang adjustment ng ginawa ng Amelion Gaming? Isa ang kanyang nahanap. It's just, nasyadong malalim, and at least they find for one, Sneaky. Yep, and apat na lang dito yung SBK plus low HP pa dito si Ermac. So if they do decide to go dito sa A side, it's gonna be a bit of trouble knowing na meron ng isang player dito sa may bridge side natin in order to get that crossfire going. Pero this is still doable para sa side ng SBK, but they need to take out the guy pushing immediately. Pero tignan mo si Poging. Wow. Very nice proactive play galing sa side ng Amelion. They're clearing lahat ng members ng SBK sa LA one by one. Yeah, and tingnan mo ba naman, dahil dyan may advantage sila, pero buti na lang si D. Bryan. Nahanap niya ang trade. Oh, now, Yaba, isa pa. Poging, isa pa. 2-on-1 na lang to bigla. Ermac, napaka-baba na ang kanyang HP. Red life! Pero buti na lang naka-sniper siya. One shot, one kill. Pero yung C4, napaka-layo na sa kanyang kamay. Pero the sniper doesn't matter because the far range is the advantage. Si Bakero Esports, 2-0 against Amelion Gaming right now. Grabe, what a start galing dito kay Ermac. Already 7 kills para sa kanya dito, and even hitting the sniper shot on the player sa top A. Usually, yung player sa top A pa kaya may advantage with those boxes that you can just crouch para hindi makita yung ulo mo dun. But still, Amelion Gaming, some good situations para sa kanila dito, pero hindi nila ma-close out dun sa mga 1v1s. And ang ganda na sana ng play, nakuha na nila yung CA control, nakuha na nila yung pick-off dito sa LA with the 1v1. Pero yun lang, hindi nila in-expect si Ermac to score that 1v2. And with that being said, slow default na namang ginagawa dito ng si Bakero Esports. Ngayon, makita natin yung Amelion Gaming na usually gustong gumawa ng proactive plays. Now, just getting shut down for now. Si Bakero Esports, kaya ba nila ituloy ang kanilang momentum na nahanap nila? At mukhang this time around, yung last two rounds, nakapunta sila sa A. And ngayon, gusto nila pumunta dito sa B-side, pero dalawa ang gumagwardya dito sa B-side para sa side ng Amelion Gaming. And it all come down to, will they be able to hold it?
makita natin dito si Vaquero Esports, pupuesto na sila para tapunin ang mga utility, ang mga granada, ang mga flashbangs, and it should just be the burst. Yep. Slowly but surely. This is gonna be an instant B burst if I've ever seen one. Pero ang ganda ng jump pick dito ni Yaba, they're not really committing dito sa top ng B. And bottom B is usually one of the hardest to clear dito sa mapa na to. And let's see how does Amelion Gaming react to this instant B push. Hindi pa nila nilalabanan. Tamang passive play lang on the back of site. Irena dito sa ilalim pero hindi nila napansin si Yaba na naandun din with the 2K. And kailangan na nila ibaba yung C4. Ermac with a nice shot on the M4. 2 versus 3. 2 low players para sa side ng SPK. And this is not looking good. Very well played galing sa side ng Amelion. Knowing na mag-commit itong SPK dito sa baba ng B. And yung trap pare, bear trap. Na-bear trap sila doon. Yeah. Yeah. Classic bear trap. Ganda ng posisyon, yung pwestuhan ng ginawa ng Amelion Gaming dun, no? Mm-hmm. Napakaganda. It's just completely just stops any rush na gustong gawin dito ng si Vaquero Esports. Pero ngayon, makita natin, actually, unfortunately, nawala ang sniper dito ng Amelion Gaming, so the A site should be open for the side of si Vaquero Esports. At naiwan nandito si Isor. Ilan ba ang kanyang mahanap? Wala. Zach, nakahanap na siya. Poging, nandito sa taas. Harap siya ng dalawa. Tumalon dun nasa kahanap siya. And Irene with the trade. Now it's suddenly down to a 2-1-2, making this much more doable. Oh, as Yaba, isa pa, ang kanyang nahanap. 1v1 situation. 1-on-1 with the great one. How did they win that? Kahit kulang sila ng player, nahanap pa nila pa ipanalo yung round na yan. Usually, you call a dead round pag ganun yung situation. Pag 4v5, pag DC yung isang player nyo. But apparently, para sa Amelion, 4 is enough to defend dito sa port, and a 1v1 sealed off galing dito kay Irene against Ermac, who's been winning every single one. And Amelion, this is where the streak starts para sa kanilang GR side. Now they have to take full advantage sa pag-start nila dito ng GR. And may sniper pa nila. Yeah, may sniper pa sila. So that's actually a pretty good start. Pero Z-Brien already gone. A bit of aggression dito sa may B-house. And Z-Brien being gone is already not good news, pare. Wag na wag kayong mababawasan ng players dito sa port, because you need all 5. Yan. Tama ka dyan, Sneaky Frog. And it just goes to show, no, kung gaano ka-proactive ang Amelion Gaming. Last time, di ba, palagi sila nakapuesto sa ilalim ng B-site. Mm-hmm. Pero ngayon, nag-push sila sa warehouse. Kaya ngayon, nabigla na lang tong si Vaquero Esports na parang, teka lang, now you guys are here? Gulat no gulat sila at hindi sila handa sa pinaggagawa ng Amelion Gaming. Pero buti lang si Ermac, nakahanap siya ng pitas dito sa A-Long. Masyadong malalim, masyadong malandi ito si Isor. At dahil siya, nadali siya. Now, 4v4, nandito, nakastock ang si Vaquero dito sa A-Long side. Yaba able to find for one. Ishida find for another trade. Ngayon, isa. Now it's down to a 1v2. Zack na lang ang naiwan dito for si Zerk. Galing sa 2F, nahanap niya ang final kill dito para ibigay ang lead sa side ng Amelion Gaming. Parang medyo nakahalata na Yaba does like to dabble sa mga parkour maps natin, kasi he's already done that exact same climb up dito sa may CA twice already in order to pressure yung mga long players natin. Pero Irene, wow, with the pressure dito sa may B house, but unfortunately, okay, Zach gets to Amelion Gaming. Sila na yung naghahabol dito para ipasok ang B site. Nades are gonna start to be thrown, pero Zach na naman nagpakitang gilas with that entry, and Aixor finally takes him down. Pero feeling ko too late na yata to, pare. Teka lang, Isor, 1v3! Nakahanap na siya! Now it's down to a 1-on-1, 30 seconds. Dami pang oras dito para sa Global Risk. 1v1 with the great one, Ermac. Isor, sino magwawagi? Boxes! Buti na lang, nahanap ni Ermac yung final kill para bigay tong round na to para sa side ng si Vaquero Esports. Grabe. Ermac has been saving si Vaquero time and time again. And the fact na ginagawa niya pa yon dito sa BL side is making a lot of impact, no pun intended, dito sa side ng SBK. And the fact na nakaakyat na sila ng ganitong kadaming rounds on port is already a great, yeah, already a great feat in and itself, pare. Kaya pagdating ng second half, Amelion needs to be just as on point as SBK dito sa kanilang BL side.
At saka gusto ko din ang ginawa ng si Vaquero Esports. Parang nabasa nila ang pinaggagawa ng A Million Gaming. So since nag-switch up ng pacing tong A Million Gaming, gusto nila kunin yung warehouse now. And last round, mukhang handa naman ngayon ang si Vaquero Esports dyan sa pinaggagawa ng A Million Gaming. So makita na natin dito yung map knowledge and map awareness na pinaggagawa ng si Vaquero Esports dito sa mapang to. So their map pick going to their way right now. And now, default ulit ang pinaggagawa dito ng Blacklist. Slowly but surely, mukhang they wanted to take A control. Pero ngayon, pabalik na silang lahat dito sa mid. At they're muli. Babagalan na naman nila ang pacing. Pero si Isor, nakahanap siya ng isang pitas dyan kay Zach. Yeah, di naka-react si Zach, unfortunately. I think nakatingin yata siya sa Z and not noticing na meron pang tao dito sa right side ng bridge. Zerk getting si Ishida as well. So that's already two very important riflers para sa side ng SBK na nahulog na. Pero as long as buhay pa dito si Ermac, apparently, it's definitely possible. Lingel with the kill kay Poging. And now, yung depensa natin, separated na sila. Zerk, nakahanap na lang din ng isa pang pitas. 4v2 situation naman ngayon para sa side ng si Vaquero Esports. Isor, nakahanap siya ng isa pa. Now, it's down to a 1v4 at mukhang may ipit na ang huling miyembro dito ng si Vaquero Esports, Linkel. Buti na lang, nahanap niya si Isor, pero the damage has been done. Half-Life and a high low up na pinagawa dito ng A Million Gaming. Find another round on the scoreboard. Yep, A Million playing the War of Attrition dito sa B-site, making sure na it is gonna be a safe 3v1 at least. It's not gonna be a highlight play para kay Linkel. But once again, another aggressive control dito sa may B-house. And malalaman nila na maaga na hindi pumasok doon yung SBK. I think yung priority ngayon ng SBK is to get this ninja. Very nice ninja galing kay Brian. Nako. Pero wala siyang nahanap, unfortunately. Ay, ay, ay. That would have been a big pick-off considering si Aixor yun. And that's the guy dito sa basura with the crossfire ng top A. Yaba, nakuha na si Ishida. The C4 is down sa mid, R2G. Patuloy-tuloy lang ang momentum ng ginagawa dito ng A Million Gaming. Gusto nila kunin yung tamang pwestuhan. Yung tamang, oh my God, agresibong play na pinaggagawa. Tingnan mo ba naman, nasaan ang pwesto to si Yaba kahit mababa ang kanyang buhay. At least, nakahanap siya ng isa pang pitas at yung tamang impormasyon para sa kanyang team. And now, even if it's a 3v2 situation, nararamdaman mo yung lamang na nakuha dito ng A Million Gaming. Mm-hmm. They're so good at weighing yung risk and reward ng kanilang mga players dito. Low na dun si Yaba and Yaba's like, okay, if I die, it's still a favorable situation. Baka makakuha pa ako ng pick-off dito. Pero meron na nakarating ng ladder, which is Zach. Wow. Pero Aixor, as soon as umakit dun si Zach, he was greeted by an AK-47 to the face, pare. And Poging, Aixor na lang natitira. Linkel na nasa loob ng CA. Not gonna attempt a ninja, pero Poging nandito sa right side ng BR. Now, nasa ilalim, entering Z. Gusto nilang labanan dito si Linkel. Pero Linkel, good damage dito kay Poging. Pero alam niya ba na meron ng tao dito sa court potentially? Hindi, magsistay muna sa Z. Naulo niya si Poging. At ngayon, makita mo naman dito, kahit papano, split position ang A Million Gaming. Pero hindi niya hindi niya mababasa na may tao pala sa kanyang likuran. Linkel, nakapasok na to sa site at makikita natin si Isor, susugod na din para Poging gamit ng wallbang. Siya ang kukuha dito ng huling kill at muli patuloy-tuloy ang pag-uuna ng A Million Gaming dito sa punto. Yeah, I think it's 3-5 the score actually towards it should the side be. Ng it's not 4-4 ng A Million. So yeah, we're just gonna fix that, guys. Huwag kayong mag-alala. Don't start a war in chat. Pero yun nga. Rest of the squad para sa side ng Emilio now starting to get the swing of things sa ginagawa ng SBK where they're prioritizing itong mid control para hindi na nila kailangan i-handle yung aggression dito sa B site. Pero minsan pag nakafocus ka na malala dito sa middle, may potential na flank na nangyari kagaya na nang nakita natin galing kay Yaba kanina. And now, a bit more of a fight galing sa side ng Amelion. But still, it is potentially a good scoreline para sa side ng SBK. 6-3, I don't mind that dito sa port. Pero paano nila kunin ang round na to? That is the true question. Oh, konting labanan dyan nangyari dito sa A side.
sa mid. Napakalala na si Yaba magwawage sa 1v1 na yon. At tingnan mo naman, nakaligtas na siya. At papunta na ang rest back, pero nahulog tong si Poging. It's now a trade. 1-for-1. Oh, Yaba patuloy-tuloy ang kanyang lakas dito, kanyang gilas. Nakahanap pa siya ng isa pa. Expect ba niya na may isa pang tao dito? Oo. Now, dahil dyan, nakita natin ang lupa na pupunta na sa side ng Amelion Gaming. Yaba, patuloy-tuloy din ang kanyang laban dito. Granada, tinapon! And my goodness, Yaba, tatlo na ang kanyang nahanap dito sa round na to. And a 3-6 score pabor to the side of Amelion Gaming. Yup, grabe. Grabe man si Yaba. He's playing this game like it's another pug dito sa Rift Dragon. And he's just playing with full confidence, picking every single player dito. Picking off Zac sa start ng round. Losing their sniper privileges agad itong SBK. Pero titignan natin, what's gonna be the reaction, Zac? Wow. Already angry from that last half parade. Dalawang napatay na dito sa LA. And Iren getting the C4 back. Pabalik dito sa kanilang base, and that's what they need. Even si Linkel nakuha na rin si Yaba. Oo, ito yung sinasabi ko, yung double sniper setup na ginagawa ng si Baquero Esports. Nakita natin, they finally find their groove dito sa GR side. At yun nga, sinabi ko, yung snipers, napakalaking impact na ipapakita natin dito sa GR side. At si Baquero Esports, buti na lang nakahanap sila ng tamang pwestuhan at patuloy-tuloy lang din ang kanilang ginagawa. Tatlo! My goodness, I was wrong in prediction. It's not a double sniper, triple sniper na pala ngayon, Sneaky. Yep. I've seen itong si Ermac also foray dito sa mga snipers natin. Obviously, nakita natin yung 1v2 kanina. Pero SBK, now, another one. Yung mga snipers nagpapakilala na dito. Linkel, nakuha na rin si Poging. And the triple sniper setup is working out in their favor. And buhay na buhay pa dito si Zac to hold down itong A-side. Grabe na uubos na sila isa-isa dito. R2G and Iren will get a kill dito kay Ishida. But will it matter? Si Ermac nahulog. Hindi ko alam saan pero nahulog siya. But it doesn't matter. SBK, another round on the board. Ito na nga ang GR takeover, pare. Tuloy-tuloy ang kanilang sandali. So it's going to be a really good way for si Baquero Esports in order to equalize the score, no? And dahil dyan, feeling ko sa side ng Amelion Gaming, they need to find the proper utility usage in order to be able to take any of these sites. Kasi parang ngayon, parang paderto na bawal ano mo yun, idaanan. And Linkel, isa pang pitas. Grabe yung snipers na pinapakita sa atin ng si Baquero Esports. Napakalala. Oh. And another one found from Linkel. Nako! Parang itong isang masamang panaginip para sa side ng Amelion Gaming. And another kill. Poging na lang ang naiwan dito. At muling nahulog na lang siya. Yep, binigay na lang yung round at this point. SBK, Linkel playing with so much confidence gamit yung kanyang sniper. And she's been impressive so far dito sa laruan natin. Peeking very aggressively from Z into BR. Pabalik dito ng LB, even getting the pick off kay Yaba. And Linkel now starting to feel na yung sniper niya gumagana. And SBK playing with a lot more confidence dito sa laruan natin. And since hindi na nila kailangan isipin yung A-site with Zac holding it down, the rest of the map is easier to play. And Ermac, first pick na agad. Yeah. Walang sagot ang Amelion Gaming dito sa pinapakita ng si Baquero Esports. Sniper lang, pero wala silang mahanap. Tingnan mo ba naman? Tuloy-tuloy ang kanilang pinapagagawa. Isang malahas na diskarte ang ginagawa dito na si Baquero Esports. Amelion Gaming, walang kasagot-sagot. If anything, kahit wala sila, they're not even buying a sniper of their own. Walang utility. Ang pinaginagawa. Okay, Yaba! Okay, magandang pwede. Pagsisimula. Tingnan natin kung matutuloy nila to. I wonder anong gagawin dito ni Yaba. He does have yung ninja available para makarating ng bridge. Pero pinik na lang ni Ishida. Very nice aggressive peek to take him out. Pero yung B-site, bukas na para sa Amelion Gaming. Pero makukuha ba nila si Ishida dito sa likod ng site? Yes, they will. Yeah. And it's an open B-site para makaplant dito yung Amelion. Winnable to para sa side.
Actually, for either side, no, makita natin, mababa ang HP ni Isor tsaka ni Ermac. So, it's going to come down to sino nga ba ang makahanap ng tamang pwestuhan ng tamang lock. Ermac, nakahanap siya ng isa. Buti na lang. And Isor, left alone dito. And yun, muling mahulog na din. Si Baquero Esports, nakuha nila ang advantage dito sa second half. 6-7 na po ang scoreline. Yep, and ayun nga, for anyone doubting na GR sided yung mapa na to, now this is the perfect evidence for it. Ermac na naman, nakuha si Irene. Ay, and nako. I feel yung Amelion Gaming, they're kind of frustrated dito sa kanilang BL side because they're really peaking very recklessly, no, dito sa mga ibang players. Granted, pag nakuha mo nga si Ermac, that's gonna be a huge pick-off. Pero yung depensa ng SBK, you know, pag namatay yung sniper, another sniper can replace it immediately. So, eh, maybe Amelion, a bit of a slow play. Gusto nilang gawin dito, wait for any of the SBK players to possibly go too far forward. Pero tignan mo naman yung discipline naman. They're just playing their own angles here. Gumamit sila ng kanila. Maybe they buy a sniper of their own. Siguro kumuha sila ng, alam mo yun, sniper para labanan yung They're sniper. At least gumamit. Oh, there we go. Okay. Okay. There we go. Naharap nga nila, Linkel. Nahulog na din. Now, it just has to come down to utility usage. Kung baga, kung tama ba ang kanilang tinatapon na flashbang, and it, actually, kung B-site nga ang gustong puntahan dito ng Amelion Gaming, tamang-tama ang kanilang basa, pero mukhang insert lang ang kanilang ginawa dito. Iniwan dito si Zerk. Hanap lang ng tamang pwestuhan, hanap lang ng tamang impormasyon, at muling magbabackup lang. Actually, naka-sniper nga itong si Zerk. So, potential to find a pick-off. Napakataas. And kung nahanap nila yan, napaka magandang lamang yan para sa side ng Amelion Gaming. At mukhang B-site nga ang gusto nilang pasukan dito. Not yet. Unsure Slowly pa sila. But surely. Unsure pa sila dito. In all honesty, think, pero nandito na yung mga well, Flash, R2G, nakalabas and let na us to. See. Oh? Nakalabas na sila dito sa B-site at tinan mo ba naman, Ishida, nakita na niya, alam na niya ang impormasyon, mapaplant nila dito yung bomba, and there we go. Bomb is planted for V4 pa rin to. Tinan mo ba naman ang pwestuhan ng pinagagawa dito ng Amelion Gaming? Nakatambay sila lahat sila dito sa warehouse. Tingnan mo ba naman, tama ba ang plan para sa kanila? Oh, Ishida, gamit ng granada, nakahanap pa ng isa pa. 3-4, 3v4 na lang siya bigla. Muli, gustong sumugod. Dito si Ishida, alam niya, nandiyan si Pogging. Now, hulog lahat ang mga member dito ng Amelion Gaming at na-defuse na din nila ang bomba. SBK, dalawa na lang ang kanilang kunin dito para kunin tong mapang to. Yep, Ishida, a really nice patience galing dito kay Ishida na inanday na lang yung kanyang mga teammates dito sa B-site. Mahirap i-defend na mag-isa ka lang doon. Pero Zach, have you isa not pa. Learned your lesson yet, Amelion Gaming? You do not peek itong si Zach on that sniper on top 8. Yaba ang magiging sunod na biktima dito. And tatlo na lang natitira para sa Amelion at nahihimay na sila dito sa LA. Ay nako, Amelion Gaming, magtapon kayo ng flashbang kahit isa lang. Kung hindi, patuloy-tuloy lang ang lamang na gagawin dito ni Zach. He is feeling it. Online na online po siya. Gusto niya ituloy ang kanyang pinaggagawa. At ayan na nga, si Baquero Gaming on map point. Isang punto na lang at mapupunta po tayo sa map 3. You wanna know the exact call sa comms? It's like, guys, hindi gumagana yung B. Let's try to just go 5A. That's Ay, a very naman. Frustrating, very frustrated call, honestly. Galing sa side ng Amelion to do exactly that, fully knowing na nandito sa top A si Zach and he's been on fire. Gamit yung kanang sniper last map pa lang. Pero Zerk? Zerk with the ninja? Zerk takadaan dito sa BR! And pag nahanap nila yung player dito sa top A, pag napatay nila si Zach, they can straight go to A site. And tignan mo si Zach, he is sandwiched in between all the members dito ng Amelion. Meron lang tao sa top A, but will he realize it? Yun yung tunay na tanong. Zerk, nakuha na kasi Ermac. Oh no, this could be trouble. Pero may tao sa kanyang likod. So it's a backstab to a backstab. At si Linkel sa ibang parte ng mapa, nakahanap din siya ng sarili niyang pitas. Si Brian tumawid. Buti na lang, hindi siya nahulog. Irene, nakahanap siya ng dalawa. Making it a 2v2 situation. Si Brian nakapwesto dito sa taas. At gusto niya lumaban dito sa 2F, pero it's too much to ask. Linkel on a 1v1. Pistulan daw. And Irene, low life.
Both of them are Winnable low. to. Alright. Both of them can Sniper! die. AK! One on one at si Irin! Sabi daw niya, hindi pa tapos ang labanan na to. A Million Gaming trying to fight back. Sobrang sayang yun galing sa side ng SBK. Naka-recover na sila na maayos dito sa A site. But at the same time, a bit of a surprise. Feeling ko nataranta yata sila Hello. With that initial ninja. Pero Ermac nakuha na kasi Poging to start things off dito sa round natin. Minamadali nila ang B-House. I don't know. This might not be the right call. Meron pang tao sa Z. There's someone on Z. So kitang-kita kung sino man dadaan dito sa house. Pero Linkel mo, oh? That's the Z player down. Izor, able to find for one. Z Brian, though, gusto niya hanapin ang isa pang pitas as Ishida galing sa labas ng B-site. Gusto din niya ituloy-tuloy ang labanan dito. Pero Red Life, nag-backing Zach. Binakstab si Izor. 1v3 situation na naiwan na lang dito. Nag-iisang si Zyke. Kaya ba niya itong gawin? Oo. Nakahanap siya ng isang pitas. Impormasyon. Alam niya kung nasaan ang last two members ng SBK. Gusto niya lumipat dito sa A-site. Pero siguro may onting hesitasyon sa kanyang isip, no? Inasabi niya sa sarili niya, teka lang, madami pa akong oras dito. Hintuin ko muna to. At bagalan ko na lang ang pacing na pag ginagawa ko dito. So ngayon, lakad. Ito si Zyke, papunta sa A-site, pupunta siya sa LA, kaso may nakabantay, dito si Zach gamit ng sniper, mahanap ba niya? Slowly but surely. No. I think bibigay lang nila yung A-site dito pare. I mean as soon as a plant goes down, medyo delikado dumaan ang exit. But no, si Zerk actually has a M4, so yeah, they could definitely go for a double peek if ever nandito nga sa A-site. However, ang kailangan gawin dito ni Zerk is to pick them off one sniper. By one. Pero spotted na agad dito sa top base si Zerk. He might have to go down dito sa may ladder. Gets dated into absolute hell. Zerk, nakaupo na dito sa side. Very nice shot. Two kills para kay Zerk to save another round para sa side ng Chameleon. Yan well ang played. Clutch. Clutch player. Itong si Zerk. Kung kailan kailangan mo siya, nandyan siya at ipapakita niya ang kanyang gilas. 8-9 scoreline. Potential for a Million Gaming na ipunta to 2 overtime. Kaya ba nila? It all comes down to their call. Ngayon, mabagal. Default lang. Tamang hanap lang ng impormasyon. Tamang hanap ng kanilang pitas. Kaso nga lang, tingnan mo ba naman yung advantage na kinuha dito, may kalamangan sa lupa itong side ng si Baquero Esports dito sa warehouse. Ano ba magagawa ng A Million Gaming? Ano ang kanilang sagot dito? Mukhang ibibigay lang nila ang lupa na yan. At dahil dyan, si Baquero Esports now just have all this information. Kaso nga lang, nag-separate. Separate na sila at the warehouse control that they used to have now is no longer. Now is not with them. Wala sa kanilang kamay. At Yaba, nakapasok na dito sa warehouse. Tamang insert lang. Ishida, naiwan dito sa site. Na-flashbang siya. Hindi niya ito itutuloy. So, dahil dyan, the information's given. Pero tingnan mo ba naman kung nasan itong si Zyke. Oh, big si pick, Zerk big pick. Nakapwesto at nahanap niya si unang pitas dito kay Z Brian. Oh, Yaba, nakuha na rin si Linkel. So this is not good news already para sa side ng SBK who's trying to finish this game as much as possible. Ermac peeking in. Pati wow. Si Yaba and si Zerk at the same time shooting dito kay Ermac. Pero alam ba nila na naandito sa likod ng site si Ishida and he checks him. Zach na lang natitira. He's gonna have to produce another miracle. Pero yung miracle, onti lang ang nabibigyan dito and A Million taking it to overtime, pare. Grabe na. But the thing na panila na yan sa overtime? Napakalala. Ang ganda ng binagagawa dyan ng A Million Gaming for some reason. Sa last two rounds na yun, sinabi nila, alam mo, we're not gonna lose this. Balikan natin to. And we see clutch plays coming from people like Zerk. And it's just a continuous push hanggat mapunta to sa overtime. At ang ganda na ginawa ng A Million Gaming dun sa last round na yun, no? They just find for the right, you know, the right places to, you know, to go to. Siguro may unting agresibong lurk na pinagagawa ni from players like Zerk.
tama yung push na yung ginawa nila sa warehouse, nag-iwan sila ng isang insert doon, and it's just a great understanding of the map, a great understanding of the rotations na pinaggagawa ng si Baquero Esports. Ngayon, Sneaky Frog, ang tanong ko sa'yo, now that we're in this overtime situation and now that we've seen these a team like si Baquero Esports you know, wake up dito sa map 2 na to, sa tingin mo ba makukuha ba nila to? Yeah, it's gonna be a bit dangerous, honestly, considering yun nga, no, yung OT is already here. SBK have already had a huge lead pero hindi nila ma-close out yung game. So, I would expect, since a million pa ngayon magsisimula dito sa GR side, this is gonna be a tough task to even get one round para sa side ng SBK. And tingnan mo si Xor, man. In this high-pressure rounds, he does an aggressive play dito sa LA and potentially picking off an important player kagaya ni Zach dito. Yeah. At dahil dyan, nakita mo ba naman, Zach was, is now nakapwesto dito si Isor, pero nahanap niya si Zach na nakapwesto dyan sa A-short. At he needs help. Gusto niyang, well, trap na siya dito, pero makita natin dito, may kasapa siyang kasama. Oh, and he doesn't need the help. He doesn't need the help. Ayaw daw niya ng tulong. Tatlo na ang kanyang nahanap dito sa round na to. Apat, ace ang nahanap ni Isor dito. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima ang kanyang kayang tapusin dito as a million gaming. Nauna ang advantage dito sa overtime. Really good support galing sa side ng Amelion Gaming on towards yung top A and sa exit, allowing itong si Aixor to just pick them off one by one. And ang ganda na ng tago din ni Aixor. All he has to do is look up dito sa CA and hindi siya makikita at all. And SBK having trouble clearing him sa baba ng CA. And that is not good news para sa kanila dito. Nagsimula sila with the highlight play on Aixor. So that's definitely gonna hurt yung confidence ng SBK, pare. Okay, but that will regain it. Nakahanap sila ng isang pitas. Actually, dalawa na nga. Buti na lang si Linkel. Kay ganda ng kanyang pwestuhan. At dahil dyan, alam nila na bukas ang B-side. Si Poging na lang ang naiiwan dito na isang member ng Amelion Gaming. At mukhang hindi niya maididepend sa tong site na to. Pero andyan na ang rest back. But it's still too much to handle as si Baquero Esports lumaban na din. 10-10 scoreline dito sa overtime. Yeah. Very good B-take. Di nakalaban agad dito yung Amelion. The entries were very nice galing sa side ng SBK. They got what they wanted immediately dito sa B-side. And those first two pickoffs na separate agad yung depensa. Hindi nila alam kung saan sila pupunta at that point. And in between that chaos dito sa GR, nakapasok na agad dito sa B ang ating SBK na squad. This is already a huge round na nakuha nila in towards OT. Just getting one is already huge para sa kanila, especially knowing yung nangyari sa second half. Pero si Brian getting to Irene at Yaba, nahulog, and it's another free B-side para sa side ng SBK. Everyone stepping up. Yeah, tapos yung late lurk na ginagawa dito ni Linkel, napakaganda. Poging left in a 1v4, pero masyadong lamang ang ginawa ng si Baquero Esports dito. At dahil dyan, sila naman ang may lead. Isang punto ang dalawang punto ang kanilang nahanap dito galing sa BL side. So kung naituloy nila to papunta dito sa GR, at nakita natin kaya naman nila gawin yan, 'di ba, especially with their double sniper setup or their triple sniper setup, kaya naman nila itapos tong map na to, and we could potentially see a map 3 going into Mexico. So Amelion Gaming, they better step up dito sa second half ng OT. For sure, for sure. Pero, you know, knowing Mexico naman, that's another map where the GR side does have the biggest advantage, no? And it's 3 GR-sided maps in a row. So definitely, the defense speaks para sa mga teams natin dito. But, knowing SBK, no, papasok dito sa overtime natin, now they're gonna be on defense. Nakita naman natin kung gaano kaganda yung kanilang depensa sa start ng ating second half. But slowly, na-figure out dito ng Amelion kung anong default yung ginagawa dito, kung ano yung tendencies na gustong gawin ng SBK. And since meron na silang onting clue kung anong gusto nilang gawin dito sa kanilang BL side, so meron na opportunity potentially para makatapos ng game itong Amelion. However, it's still even between sa dalawang teams natin, and let us see who is gonna come out on top.
I believe it's 11-10, no? Yeah, 11 para sa SBK. Yeah, side ng SBK. Pero si Poging, unang nakahanap ng pitas dyan kay Linkel. Buti na lang. Finally, oh my, nanalo that siya worked? ng isang sniper shot. Yeah, but able to find for another one. And Ishida, finally finding the trade. But I feel like the damage is too much na. Ishida, tinan mo ba naman, piso na lang ang kanyang buhay. Oh, no. At no, nahulog na din siya. Zerk, able to find for another pick-off. Now, 2-on-4. Z. Brian, Zach. Naiwan. Zach, nahanap si Yaba dito sa midside pero muntik na siya mahulog. Pero buti nang si Z-Brian nakatago dyan sa ilalim. At nahanap din si Yaba pero B-side, bukas na bukas para sa side ng Amelion Gaming and SBK. Napakahirap na retake na to pero buti na lang. Hanap siya na ng pitas. Zerk versus Z-Brian. As now, a 2v1 situation. Winnable to. Zerk! Tuloy-tuloy ang kanilang peak. It's a double peak ng kanilang ginawa dito, Amelion Gaming. Equalizing the rounds. Now it's an 11-11 to scoreline. Now, both of these teams, kung sino man wins this next two rounds, they will be the one who take it home. Yep. It is map point, man. Let's calm a bit now. We finished at 13, don't worry. Pero yun nga, Air Mac with the M4 this time. So, nagbawas na sila ng snipers. I think na-realize yata ng SBK that they need more players being more proactive dito sa mapa natin. And I think Ermac is the perfect player for that situation. Pero Amelion, once again, getting that minor mid control. What? Zerk with the wall bang dito sa Z. That's a huge pick-off galing kay Brian. That means mas lalo masaseparate yung mga teams natin. Ninja. But another ninja galing kay Zerk and pwede niyang patayin yung nasa top 8. Walang nakapick dito sa BR. They have no information. Hindi niya alam. Zach. Hindi niya alam na nakalusot na pala to isang miyembro ng Amelion Gaming. And it should be a free A site para sa side ng Amelion Gaming. There goes, he falls. And now, tatawid na ang mga miyembro ng Amelion Gaming papasok dito sa A site. C4, mabababa na din. And now sa 3-on-4 retake for the side of si Baquero Esports. Ermac, Red Life, Isor, finding for another. And it's now Ishida a trade goes. Coming out. Ishida finds two. 2-on-2 situation. Ishida, bakit na siya dito? Nahanap pa siya ng isa pa. Down for a 1v2. Iren, nasa ilalim. Wala siya mahanap. Jumps up. Iren. Gamit ng pistol. Oh and my God. Finds the last two kills. Clutches the map point for the side of God. Amelion Gaming. What was that start? Galing kay Z-Cirk, getting the Z player, nakaakyat pa ng CA, naka-ninja, and nakaabot sa likod ng A-site. SBK were clueless dun sa round na yun. Parang Naruto and, lang. Parang Naruto lang. Nakahanap siya ng wall bang, tapos tumalon. Yan ang tunay na Hokage, pare. Mm-hmm. I mean, since wala na si Z Brian dun sa ilalim, there's no one to hear itong padaan papuntang BR. Okay. Zach? Nakahanap siya ng pwestuhan dito sa LA at dahil dyan, nakatakas na siya. Magandang pitas dito. Slowly but surely, we could go to a much, much bigger OT after this. Whoever reaches 13. And si Baquero Esports, ayaw nila ito ibigay. Linkel, isa pang pitas. And pero now, hindi pa tapos namin. Hindi pa nga tapos. Finished. But Linkel with a sniper though. Napakalakas. The wall bang, naharap na ni Isor. Gusto nila tumawid. Flashbang though, ititigil. Oh, Zach finds for one. Isor, nahulog na. Mm-hmm. And sudden death we're going golden. Is the play. Dito Sneaky Frog. Going golden, pare. We are going a golden round. Whoever gets 13, that is the winner. Dito ng ating map number 2. Pressure is on para sa dalawang teams natin. And I like na yung SBK. They went back to their old defense. Yung pagkuha ng madaming snipers, Linkel, instead of si Zach dito sa top A. I think they needed additional pressure dito sa mid and sa B side. And Linkel doing a great job holding it down dito sa top A. Even avoiding yung potential disaster na mangyayari dito sa A side kagaya na nangyari dun sa prior na round. So, ayun nga, it's quite a back and forth dito sa port, no? Anyone can take it at this point kasi lahat naman sila nakakahanap ng opportunity para makagawa ng play. Feeling ko din, para sa side ng Amelion Gaming, yung pressure ay nasa kanilang side. Ba't ko sinabi yan? Kasi sila muli ang magiging BL. Sila yung blacklist side dito. And sa nakikita natin, kung sino man yung GR, sila talaga ang lamang. But now, in this blacklist side, with this one last side dito sa blacklist side, mahanap pa ba nila
ang sabihin natin yung mga pitas na pinagagawa ni Zerk, yung mga aggressive lurks na ginagawa ni Zerk, yung ninja ba, gagana ba muli dito sa last time ng overtime? To me, para sa akin, feeling ko naman ngayon si Baquero Esports, mas alam na sila ngayon. Mas alam nila na may posibilidad na pala na mangyari yun, so they will not give something like that up this time. So what does the Blacklist side now have to do in order to take up this last round? Sige, ano? SBK is gonna rush me. You think that's the play? I think someone's gonna send it to Zabi. It's either Emilion or itong SBK, in all honesty. Pero, I mean, having that last round, you really have to be as unpredictable as possible, though. Knowing na golden round na yun, and pag dumating ka pa nga sa round na napakadaling basahin para dito sa isa sa mga teams, and that could be a potential disaster. Pero it's not gonna be a B-Rush. Instead, kukuha na lang na mid-control dito yung Emilion Gaming. And let's see kung paano mag-react yung SBK. Another very aggressive ninja galing kay Zerk. And nakuha na si Zach! That's a big pick-off! That's a big pick-off! My goodness, kumbaga kanina, nakaroon tayo ng Naruto ngayon. It is Naruto Shippuden. Patuloy-tuloy lang ang saga na pinaggagawa dito ni Zerk and Linkel dahil sa pitas na nangyari sa mid. Napaka anxious na siya dito sa LA. Hindi siya nanood sa mid dahil sa pinagagawang lurk na ginagawa dito ni Zerk. At patuloy-tuloy ang momentum na ginagawa dito ng Emilion Gaming. At dahil dyan, sila ang magwawagi dito sa map at sila magwawagi.